Uy, Mare, alam mo ba yung pamilya dyan sa bagong gawang bahay? Yan, yung dyan sa malaking bahay na yan. Eh, illegal naman pala ang negosyo. Ani ni Alma habang iniinom ang soft drinks na binili sa tindahan ni Aling Cora. Ha? Paano mo naman nalaman yan, Mare? Tugon naman ni Betty sa kanyang chismis ukol sa bagong pamilya na nakatira sa kanilang barangay. Sabi sa akin ng source ko. Pero huwag kayong maingay ha. Naku, makapangyarihan ata yung padre de pamilya niyang pamilya na yan. Alam nyo, kaya hindi sila nahuhuli sa illegal na gawain nila. Kasi may kapit sila sa pulis. Dagdag pa ni Alma sa chismis niya tungkol sa pamilya Valdez. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! 10 taon nang nakatira ang pamilya ni Alma at kilalang kilala itong si Alma sa barangay Mapayapa dahil napaka-friendly nito at napakadali din itong pakisamahan. Bukod pa riyan, si Alma din ang tinaguri ang mata at tenga ng barangay. Isang araw, dinala ni Tina, anak ni Lotti, ang foreigner na kasintahan nito. Nakita ito ni Alma sa kanyang bintana. Dali-dali ay bumaba siya para usisain ang mag-ina. Huy Lotti, sino yung maputing lalaki na yun? Tanong ni Alma kay Lotti na isasara na sana ang kanilang kawayang gate nang biglang dumating ang kumaring si Alma. Hindi niya na ito sinara at mahinahong tinugunan ang tanong ng kumare. Ah, boyfriend yun ni Tina, taga Canada. Tugon ni Lotti. Aba, 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 big time. E di makakaahon ka na sa hirap niyan, Lotti. Ha, na kay Tina pala ang swerte mo. Pagbibiro ni Alma. Naku talaga itong kumare ko. Ano ka ba? Kasintahan lang yan ni Tina. Hindi naman namin planong gatasan ng pera yung boyfriend ng anak ko. Hindi naman makapal ang mukha namin at isa pa, sapat naman ang kinikita ni Tony sa pamamasada niya sa Grab. At tsaka, marami din naman akong nabibenta sa online selling ko. Ito talagang si Alma oh. Ani ni Lotti at sinabayan na lamang nito ang biro ng kanyang kumare Alma. Ito namang si Lotti. Oo naman syempre. Huya, pero pag may chocolate, pengi ako. Muling biro ni Alma. Tinawanan na lamang ito ni Lotti at nagpaalam kay Alma na isasara niya na ang kanilang kawayang gate. Matapos usisain si Lotti, nagtungo si Alma sa tindahan ni Aling Cora at doon ay nakita niya ang ginagawang bahay ng pamilya Valdez. At nang makarating nga sa tindahan ni Aling Cora, ay agad na inusisa ni Alma ang matandang tindera. Aling Cora, ilang buwan na bang ginagawa yan? Mayaman kaya yung may-ari niyan? Usisa ni Alma. Mga 3 buwan na rin yan. Mukhang mayaman eh, kasi tignan mo mukhang patapos na. Sa tingin ko talaga ay mayaman yan dahil sa bilis ng progreso ng paggawa ng bahay nila eh. Tugon ni Aling Cora. Bumili naman ng sachet ng kape si Alma at ito ay pinagbilhan ni Aling Cora. Maya-maya pa ay tinuloy ni Alma ang pag-usisa sa matandang tindera. Ano kaya kabuhayan nila no? Mukhang mansyon niyang pinapatayo nila eh. Ang ganda-ganda oh, kahit hindi pa napipinturahan. Ani ni Alma habang binibilang ang sukli sa kanya ni Aling Cora. E antayin na lang natin matapos yan. Tugon ni Aling Cora. At matapos nga ang usapang iyon, ay nagpaalam na si Alma kay Aling Cora. At habang binabaybay ni Alma ang daan pabalik sa kanyang bahay, nakasalubong niya ang kapitan ng barangay. Uy Kap, kumusta ka na? Bati ni Alma. Ay mabuti naman Alma. Teka. Parang good mood ka yata ngayon ah. Blooming tayo ah. Pabirong ani ng kapitan kay Alma. Natuwa naman si Alma sa bati nito. Eh, syempre, Kap, malago ang negosyo ngayon. Ay, siya nga pala, Kap. Sa mga Valdez ba yung bahay na ginagawa dito? Kaano ba kayaman yung mga yun? Kwento mo naman.
umandar na naman ang pag-uusisa ni Alma. Ah, oo, mayaman talaga yung mga Valdez. Meron kasi silang sariling construction company. Yung anak naman nila na isa, may clothing store tsaka cosmetic store. Tapos yung isa pa nilang anak, lawyer. Eh, bukod pa dyan, yung si Mrs. Valdez, YouTuber yon at million-million na ang subscribers. Kwento ng kapitan kay Alma. Ah, ang dami pala nilang pinagkakakitaan. Eh, baka naman may mga tagong illegal na gawain. Pang-front lang yung mga yun. Pabirong ani ni Alma. Ay, naku talaga itong si Alma. Ano ka ba? Walang ganon yung mga Valdez, no? Eh, matagal ko na rin kaamigo yung si Mr. Valdez. Isa pa, kung may illegal yung mga yan, matagal na sana silang nahuli. Depensa naman ng kapitan kay Alma. Eh, mayaman nga sila, diba? Malay mo, may kapit. Muling ani ni Alma. Alma, hindi mo ba alam? Samut-saring organizations at foundations na ang natulungan ng pamilya Valdez. Saka, naka-open din sa publiko ang ITR nila at Statement of Assets and Liabilities nila. Alam mo ba na kumandidato yung si Mr. Valdez sa Pangasinan noon? Kaya na-open yung mga yun. At hanggang ngayon, ay naka-sa publiko pa rin. Kaya wag mo sana silang pag-isipan ng ganun, Alma. Muling depensa ng kapitan laban sa paratang ni Alma. Nagpaalam na kay Alma ang kapitan dahil ang kanilang pag-uusap na puro espekulasyon lamang ni Alma ay napapahaba na. Sa ganong rutin umiikot ang araw-araw na buhay ni Alma. Tuwing may makakasalubong sa daan ay uusisain niya ito kahit pa na wala naman siyang maidudulot sa usapan o kahit pa na wala naman siyang mapapala sa pag-alam ng mga bagay-bagay. At sa araw-araw na pamumuhay na iyon ni Alma ay napakarami niya na rin chismis na kinalat. Karamihan sa mga ito ay exaggerated o labis-labis. Kadalasan ay lubhang nalalayo na sa totoong nangyari o sa totoong impormasyon. Karamihan din sa mga chismis nito ay nagsasanhi ng hindi pagkakaunawaan ng mga taong involved sa kanyang chismis. Kagaya halimbawa ng sa negosyo ng isa niyang kapitbahay na si Tanya. Si Tanya ay may franchise ng isang cosmetics brand. Ngunit, kinalat ni Alma na meron daw itong jowang foreigner na nagbibigay ng pera dito. At dahil sa chismis na iyon, ay naggalit ang asawa ni Tanya at ito ay hiniwalayan. Isa pang chismis ni Alma ang nakasira din sa relasyon ng isa pa niyang mag-asawang kapitbahay. Pinagkalat kasi ni Alma na itong si Mr. ng kapitbahay number 2 niya ay may sugar mama. Kaya ang misis ni kapitbahay number 2, hayun. Nagalit at araw-araw nang nagdadadada sa kanyang asawa. Makalipas pa nga ang ilang buwan ay tuluyan nang natapos ang pinapagawang bahay ng mga Valdez sa barangay Mapayapa. Nagsilipat na rin ang pamilyang ito sa bagong tayong 4-story modern house nila. Kaya't maraming namamangha sa mga ito, lalo pat nagpa-house party si Mrs. Valdez at naghain ng handa sa tapat ng kanilang bagong gawang bahay para mahaina ng lahat ng mga taga-barangay Mapayapa. Marami ang nahumaling kay Mrs. Valdez dahil sa sobrang bait nito at napakadali din itong pakisamahan. Naging sentro na ng interes si Mrs. Valdez at hindi na si Alma. Kaya itong si Alma ay medyo nakaramdam ng kakaunting pagkakaingit kay Mrs. Valdez. Kinabukasan matapos ang paparty ng mga Valdez, nagtungo si Alma sa tindahan ni Aling Cora. At sakto, naroon din si Betty. Uy, Mare, alam mo ba, yung pamilya dyan sa bagong gawang malaking bahay na yan? Nako, illegal pala mga negosyo. May mga nagsasabi din na nagtutulak din ng droga yung anak na babae niyan. Ani ni Alma habang iniinom ang soft drinks na binili sa tindahan ni Aling Cora. Ha? Eh, paano mo naman nalaman yan, Mare? Tugon ni Betty sa kanyang chismis ukol sa bagong pamilya na nakatira sa kanilang barangay. Sabi sa akin ng source ko, pero huwag kayong maingay ha. Naku, makapangyarihan ata yung padre de pamilya ng pamilyang yan. Alam nyo, kaya hindi sila nahuhuli sa illegal na gawain nila. Kasi may kapit sila sa pulis. At saka alam nyo ba yung anak nilang attorney? Ayun, isa rin yung kapitan nila. Kaya napakadali nilang makalusot.
Dagdag pa ni Alma sa kanyang chismis tungkol sa pamilya Valdez. Ay, grabe naman pala yan. Kaya pala nila napakayaman, ano? Namamanghang ani ni Betty. Oo. At saka, yang si Mrs. Valdez, may kabit daw yan. Pasimple daw niyang dinidate yung isa pa niyang kapwa influencer sa YouTube, sabi nung source ko. Dagdag pa ni Alma. Hoy, Alma ha, ang bunga nga mo. Totoo ba yung mga yan? Baka naman mapasama ka niyan sa ginagawa mo. Paalala ko lang. Paalala ni Aling Cora kay Alma. Aling Cora, gusto ko lang naman po kayong sabihan. At least, di ba, alam natin ang tunay na kulay niyang pamilya na yan. Nako, kaya dapat mag-ingat-ingat tayo. Depensa naman ni Alma. Napakamot na lamang ng ulo si Aling Cora dahil sa tigas ng ulo ni Alma. At ito pa, alam nyo ba? Yang si Lottie, ang bali-balita, may jowang foreigner ang anak niyan. Pero hayun, binubugbog. Muli pang dagdag ni Alma. Nagulat naman si Betty sa nalaman niyang ito mula kay Alma. Hala, kawawa naman si Tina, wala bang ginagawa si Lottie tungkol doon? Tugon ni Betty. Nako, eh paano niya kukunin ng anak? Paano niya gagawan ng aksyon? Eh nakikinabang siya sa pera ng foreigner. Kaya nga tignan mo, ang dami niyang designer's bag, ang dami niyang mga pagkain sa bahay nila, saan damakmak din yung mga appliances nila. Eh syempre, saan pa ba manggagaling yung gatong niya? Eh di sa boyfriend ng anak niya. Tugon naman ni Alma sa tanong ni Betty. Maya-maya pa ay kinalabit ni Lottie si Alma at laking gulat ng lahat nang ito ay sampalin ni Lottie. Sinasabi ko na nga ba ikaw ang kuto sa barangay na to? Ani ni Lottie matapos sampalin si Alma. At paano mo naman mapapatunayan na illegal ang mga negosyo namin? Pataray na tanong ni Mrs. Valdez na nasa likod din pala ni Alma. Betty, bakit di mo man lang sinabi sa akin na nasa likuran ko na pala sila? Pabulong na ani ni Alma kay Betty. Ngunit itong si Betty ay inirapan lang si Alma. Akala mo ba, Alma, ay hindi ko alam na ikaw nagkakalat sa barangay natin na may kabit ako? Nang dahil sa chismis mong yan, nagkalamat ang relasyon namin ng asawa ko. Pagalit na tugon ni Betty. Maya-maya pa ay isa-isa nang nagsilapita ng mga tao sa barangay Mapayapa at kinumpronta ng mga ito si Alma. Isa-isang nabunyag ang mga chismis ni Alma na exaggerated at malayo na sa katotohanan. Alam mo, Alma, ang mali lang namin ay pinakikinggan namin ng mga kwento mo. Pero kasi habang tumatagal, ay parang palabis ka na ng palabis. At akala mo ba ay hindi ko alam ang chinichismis mo tungkol sa akin? Hindi kita gusto, Alma, ha? Yung araw na binati kita dahil blooming ka, eh nagsasabi lang ako ng totoo, pero nilagyan mo naman ng mali siya. Ani ng kapitan ng barangay, bakas din sa mukha nito ang labis na disappointment kay Alma. Ano, Alma? Yan ang sabi ko sa'yo. Sa kakadada ng bunganga mo na puro kasinungalingan at kasiraan sa iba ang laman, ngayon, dehado ka. At saka, ano bang pake mo sa ginagawa nila? Yumayaman ka ba sa pagchichismis mo? Pangaral ni Aling Cora kay Alma. Alam mo kung anong chismis ang nasagap ko sa'yo, Alma? Iniwan ka daw ng anak mo? At dahil yun sa pagkamahadera mo at pagkachismosa mo. Sabay sabat ni Lottie. Nabigla naman si Alma sa sinabing ito ni Lottie. Ay, hindi nga pala haka-haka yun. Totoo nga palang iniwan ka ng anak mo nang dahil sa pagkachismosa mo. Dagdag pa ni Lottie. Napatakbo na lamang pauwi ng bahay si Alma sa sobrang kahihiyan at bago pa man makalayo ay sumigaw ang kapitan ng isang pangaral kay Alma. Sa susunod, huwag kang mangialam sa buhay ng iba. Mind your own business, Alma, ha? At sana next time, yung ikalat mo ay totoo, hindi fake news. Sigaw ng kapitan. Natawa naman ng mga taong nasa lugar na iyon at dahil sa sobrang kahihiyan, kinabukasan din ay lumipat si Alma sa ibang barangay. Madaling araw daw itong naghakot at walang tao sa daan. Kinaumagahan ay nakita na lamang ng mga tao sa barangay
ang note na nakadikit na iniwan ni Alma sa kanyang pintuan. "I'm sorry, ako ang nagkalat ng mga chismis." Nakalagay sa sulat at doon ay binunyag din ni Alma na siya ang nagkalat ng exaggerated na chismis tungkol sa mga mag-asawang napaghiwalay niya dahil sa kanyang chismis na hindi naman totoo. Nakasaad din doon ang iba pa niyang mga chismis na kinalat. Nang dahil sa sulat na iyon ni Alma, ay muling nagkaayo sa mga mag-asawang nagkalamat ang relasyon dahil sa chismis niya. Naipaliwanag din ni Alma na hindi iyon totoo at hinihiling din ni Alma na sana ay magkaayos na ang mga ito. Humingi rin siya ng tawad sa kapitan, kay Lottie, kay Betty, at kay Mrs. Valdez na inamin niyang kinainggitan niya kaya niya pinagkalat ang chismis na iyon. At dahil sa sulat na iyon, napatawad ng barangay Mapayapa si Alma at hiniling na lamang nila na sana sa barangay na nilipatan nito ay hindi na ito magkalat pa ng chismis. Gustuhan niyo ba ang kwentong ito? Huwag kalimutang mag-subscribe sa Ate Jane TV, gayon na din ang pag-like at pag-share ng video ito. Maraming salamat, hanggang sa muli!